Good morning po. Magandang araw po sa ating lahat. It's me again, Kuya Lou. No? Sa video ito, update naman po tayo sa ating Ampalaya Garden. No? Still, di pa rin tayo gumamit ng mga chemical pesticide. So, sa nakaraang mga araw, no? Unti-unti ko nang nagbalot, no? Nagbabalot na po ako ng mga bunga, no? Dahil may mga bunga na po, no? Ang ating mga ampalaya. So, ayan, no? So ngayon, no? Kanina lang nagbabalot po ako ng mga bunga, no? So, nag-umpisa po akong nagbalot, no, ng mga bunga noong November 15, 11-15. So, may dalawa po akong naibalot, November 15. Yan po, no? So, araw-araw may mga naibabalot na po tayo ng mga bunga. So, at marami pa. Hinihintay ko na lang na bumuka po ang ating mga bulaklak. Hindi ko kasi binabalot yung mga bunga na hindi pa bumuka yung mga petals niya. Halimbawa nito. San ba yun? May mga bunga dito na hindi ko pa binalot dahil hindi pa naman siya bumuka yung petals. Sana ba yun? Ayun, no? Ito. Balot to. Yan. Babalutin na yan. Dahil wala na siyang petals. No? Kailangan na mabalot yan. November 22. So, kasabay. Kasabay nito. So, hindi ko to binabalot ang mga bunga na hindi pa bumuka yung petals. Yung mga ganito, so maliit pa. Hindi pa siya pwedeng balutin, no? So may mga bunga na katulad nito, no? Kabubuka po lang niya. Kalalabas pa lang ng petals niya, no? So, hindi ko to binabalot dahil kailangan pa tong mapollinate ng ating mga bubuyog, no? So, kung fully pollinated na po ang ating mga bunga, no? So, kusang natatanggal po ang mga petals niyan. Kung halimbawa ito, pag ito po ay na-pollinate na po, no, sa mga bubuyog, no. So mamayang hapon, no, unti-unti na tong malalanta ang petals niya, matatanggal po ang mga petals niya ito. So bukas ng umaga, pwede na po tong balutin para hindi tayo maunahan ng mga fruit fly. Kailangan nating magbalot dahil di tayo nag-a-apply ng mga chemicals, pesticide, para hindi tayo maunahan sa fruit fly. Kailangan nating balutin agad, no? So ang ginawa ko, no, hindi ako gumawa ng balot na malalaki agad tulad nito. Malalaking balot, no? So hindi ko ginagawa yan pag maliit pa. Ginagawa ko ganito lang kalaki. So 1/4 size ng bandpaper. No, ito isang buong bandpaper po 'yan. Isang buong bandpaper. So hinati ko siya sa apat. So naging 1/4 'yan po ang ginawa ko pang balot para sa mga kababalot pa lang na mga bunga. Bakit ganito?
Kasi pag binalot mo agad ng ganitong kalaki, pwede pong hindi tumuloy ang bunga natin, no? Kasi pag mahangin po, ito po ay iikot, tapos yung puno po ng ating bunga, no, matwist po siya hanggang matanggal po, no? So mas delikado po sa mga bunga. Kaya ang ginawa ko, gumawa ko ng maliliit lang muna na mga balot, no? Maliliit muna kasi kaya niyang i-handle, no, ang ganito lang kabigat na papel. So kung tatamaan po to siya ng hangin, no? So kung matatamaan po siya ng hangin, so hindi gaano siyang madadamage po ang bandang puno ng ating bunga. So ngayon po, tuloy-tuloy pa din ang mga bunga kasi fruiting stage na kasi niya, eh. Kaya marami ng bunga ang lumalabas. So yan po ang ginagawa ko araw-araw, ang magbalot ng mga bunga na pwede nang ibalot. So tulad nito, ito, kailangan pang maipulinit po to ng mga bubuyog. So ngayon lang, napakadami pong bubuyog ang nakita ko na bumisita po sa ating Ampalaya Garden. So napakagandang sinyalis po yan na ang ating mga bunga ng ating mga ampalaya po ay tutuloy, no, sa paglaki dahil pollinated na po, no? Dahil marami pong mga bisita nating mga abubuyog. So to, so bukas ng umaga sigurado po na pwede na po tong ibalot. So mamayang hapon, unti-unti na po tong malalagas po ang mga petals. So ganyan po, no, ang update po sa ating Ampalaya Garden. So by next week, expected ko baka makapag-umpisa na po tayo ng pag-harvest, no? To. So medyo malaki na kasi siya. Nasa 1 week na po siya simula nung ating ibinalot. Nilagyan ko ng date kasi para ma-monitor natin, malaman natin kung ilang araw po ba na pwede na po ba siyang i-harvest simula nung natanggal yung petals niya. So kaya gumawa ako ng record para ma-update natin, no, yung iiba para malaman natin kung kailan siya pwedeng i-harvest. So tulad nito, talagang minomonitor po siya ang laki niya, ang size niya, yung sukat niya, kung kailan ba siya pwedeng i-harvest. So doon tayo magbe-base, no, sa araw. So kung next week pwede na to siyang ma-harvest, so yung ibang mga may date po, so alam na natin kung expect na natin kung kailan natin siya kailangan pitasin. So ganyan po, no, ganyan po ako gumagawa ng mga record sa ating Ampalaya Garden. So sana po ang konting kaalaman ng mga ito, no, makatulong din po sa ilan na gustong magtanim ng ampalaya, no. So may kanya-kanya po tayong diskarte, so lahat po tayo mga nagtatanim ng mga ganito, no? So share lang po tayo ng mga ideas, no? Dahil yung mga ideas nyo maganda din po yung mga ideas nyo, no? So sa nasabi ko na, may kanya-kanya po tayong idea sa pag-aalaga. So kung i-share natin, magsishare-share tayo ng mga idea, mas mapayabong po natin ang ating ani. So may kaibigan tayong bumisita po, no? No, napakalaki niyang bubuyog. Hindi siya bagay sa bulaklak, no? Hindi siya bagay sa bulaklak. So yung mga bubuyog po na bumibisita na talagang nagpo-pollinate po, no? Yung stainless bee.
Yung stainless bee kasi mga kaibigan, may alaga ako kasi mga ilang colony dito na mga stainless bee. No, siya po ang mga nakakatulong sa ating pag-pollinate dito. So, sa ibang video, gagawa natin ng video ang ating mga stainless bee soon. So ngayon, focus muna tayo sa ating Ampalaya Garden. So sa mga nanonood po ng videong ito, no? Pakihingi na lang po ng subscribe, no, sa inyo. Libre naman po 'yan. Pwede pong i-subscribe nyo ang ating channel na ito, no? I-share at mag-like. No, malaking tulong na din po 'yan sa ating channel para ipagpatuloy natin, no, gumawa ng mga ganito, mga nagbibigay tips, no, sa pag-aalaga, pagtatanim at iba pang mga ginagawa natin dito. So, 'yun mga kaibigan, no. So, maraming salamat po, no, sa mga nanonood at sa mga nag-subscribe at nag-like, nag-share. It's me again, Kuya Lu. Good morning.